ang atin mga eksperto, hindi lang po yung vaccine expert panel. We have the NITAG, we have NAFIC, we have HTAC, and we have the TAG experts. So ito pong vaccine expert panel, ang kanilang mandato ay para suriin kung magiging safe at saka magiging efficacious sa mga bakunang to kung gagamitin for booster. And they have given that recommendation na pwede naman sa healthcare workers and immunocompromised individuals. Pero syempre, kailangan pa rin natin kunin yung tugon at rekomendasyon ng iba nating eksperto because we need to talk about equity, we need to talk about efficiency in spending of government. So pag-uusapan ho ngayon Lunes ng mga eksperto at magbibigay po tayo uli ng ating rekomendasyon sa DOH at saka sa IATF. Ilang percentage po ng total population in the country ang dapat muna mabakunahan bago ma-consider po ng gobyerno ang pag-administer ng booster shots? Well, pag pinag-usapan ho natin ang percentage ng population to be vaccinated, unang-una, kailangan ma-achieve po natin yung population protection. And when we talk about population protection, we are vaccinating those people who are most vulnerable. So ito po yung healthcare workers, senior citizens, at saka yung mga may comorbidity. So yung ibang eksperto po natin, tinatalaga na at least 50% sana ay nabakunahan na para hindi naman po ma-disenfranchise yung mga taong hindi pa nababakunahan kahit isang dose kung tayo po ay sasabak na sa booster dosing.